Ah, ito palang gamit ko is ano, ano, Matic yan. So, mga kotse, pagka ano, karamihan. Karamihan sa mga kotse ngayon or mga van, ganyan. Matic. Pagka sa ano, easy gamitin or madali. Pero hindi lang basta kahit na Matic siya or ano, automatic na ano. Dapat may rolls pa rin tayo o may ano pa rin tayo na susundin. Katulad dito, kahit Matic siya, ayan o, kahit Matic yan, pero pwede mo siyang i-manual. Kasi, etong ano, mga karamihan sa ngayon, pag Matic siya, kung halimbawa nag-iisa ka lang o ilan lang yung mga pasahero mo, okay lang. Pero pag once na loaded ka na or mabigat, hindi na naman natin sa ano, kung may mga iba pang pangarga, huwag tayong ano, mag-manual. Ayan o, pwede mo naman siya i-manual. Kasi pag nag-manual tayo, yung ano, yung makina, hindi siya nahihirapan. At saka kumbaga sa ano, naikakambyo mo siya sa tamang ano. Kasi pagkakatulad nitong mag-matic mo siya, oo, magbabawas siya. Pero kumbaga sa ano, kahit ma-ano muna siya, kumbaga sa ano, bago mag-change gear yan, lalo pag mabigat, eh, mahihirapan mo na makina bago siya. So, bababa naman yan. Pero kung baga sa ano, katulad yung mga ahon, yung kung napapansin nyo yung pagbubumba ng ano, yung mga manual, yung mga manual na sasakyan. Di pagyayabang ang pagbubumba. Pero kung bakit nila ginagawa yun, dahil para maging relax yung ano nung makina at hindi siya nahihirapan. Kasi pag once na idle lang, umahon ka. Although kahit matag yan, pag nababigat yung pangarga mo, pagka-idle lang yung gamit ko dyan, nakakaramdam na ang makina ng hirap dyan. Kumbaga sa ano, nahihirapan siya dahil nga sa mabigat yung parto. At saka hindi talaga pang katulad nito, mga van na to, or mga kotse, hindi naman talaga pang mabigat ang ano yan. Hindi katulad yung mga truck talaga. Ano talaga, kasi karamihan yung sa truck na magigat, patutupad siya. Pero kaya mas maganda pa rin na, ano, kaya nilalagay pa rin yung kahit na matic na siya, nilalagay pa rin nila na pwede mo siyang gamitin as a manual. Napaka easy lang naman yan, kasi pag ma-manual mo yan, tulad nito, oh, yan, ma-manual ko, oh. Yan. Oh, yan, dating nagkaroon ng kapyo, ganyan. Bawas ka naman. Ayan. Ayan. Pero, tama. Sa tres. Cuatro. Sigurado. Ayan. Yan ang ano niya, magandaan. Pero hindi mo pa rin siya. So yan guys, hindi naman gaano kahirapan pag in-automatic mo. Minanual mo siya. Napakadali dahil katulad ni katulad ng talagang totally manual na ano, ka-clutch na lang. Pero dito, easy lang. Kaya huwag nating ano, mabayaan ng napipwersa rin yung makina. Parang ano rin yan. Parang tao yan. Lalo pagka mabigat ang buhat mo, tapos eh tatakbo ka sa bayad yung pahon, eh pagka sa'yo mahirapan ka, mapapagod ka agad. Tsaka katulad sa tao, pagka pagod or ano, hirap sa buhay, naging hugot na tayo, hirap sa buhay, talagang mabilis tumanda. Ganon din sa sasakyan niya. So kailangan dapat easy-easy. Hindi natin pahirapan yung ating sarili or ating sasakyan. Wala. Dahil guys, maraming salamat. Mga kuragon, ngayon lang uli ako nakapag-vlog dahil nga siyempre, so busy. Tsaka kadalasan po yan, katulad ngayon. Wala pa ako tulog. Pero, dahil galing ako sa biyahe. So, ganun talaga. Ganun maging mahirap. Hindi natin pwedeng sabihin na pagod tayo. Pero, okay lang. Sa continuous pa rin. Continuous ang buhay. Ayan.